Ayon sa DBM, anumang government entities ay maaaring bumili sa pamamagitan ng e-marketplace hanggat ang purchase ay nasa loob ng limitasyon na itinakda ng DBM. Malapit nang magkaroon ang gobyerno ng sarili nitong Shopee o Lazada-style online platform. Sa pamamagitan ng sariling online marketplace ng pamahalaan, ang mga ahensya ay maaaring direktang bumili ng mga supply at kagamitan mula sa mga competent at reputable suppliers. Inihayag ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman at Procurement Service o PSDBM Executive Director Dennis Santiago ang malapit ng ilunsad na platform na tinatawag na e-marketplace. Ito ay bahagi ng mga iminungkahing pagbabago sa Republic Act No. 9184 o ang Government Procurement Reform Act o GPRA. Ang RA 9184 na nilagdaan bilang batas 20 taon na ang nakaraan ay nakatuon sa pagtugon sa kawalan ng transparency at kompetisyon, alisin ang sabuatan at political interference at bawasan ang procurement process. Saad ni Pangandaman, ang Government Procurement Reform Act ay isa sa pinakamalaking anti-corruption law sa bansa kung saan kinilala ito ng World Bank bilang world-class legislation. Gayunpaman, nagkaroon ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya. Sa nakalipas na 20 dekada at bunsod ng pandemya, nagkaroon ng urgency sa paggamit ng mga digital na transaksyon sa bansa. Una nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na labis siyang masigasig sa konsepto ng e-marketplace na inilarawan ni Executive Director Santiago na kahalintulad ng mga online shopping site na Lazada at Shopee. Sinabi ni Santiago na noong kasagsagan ng pandemya, nagkaroon ang lahat ng pagkakataon na bumili ng direkta sa source at naging patok ang platform na Shopee at Lazada. At dito sa e-marketplace ng gobyerno, ganito rin anya ang mangyayari. Sinabi ng DBM official na ang PhilJEPS o Philippine Government Electronic Procurement System ay magkakaroon ng e-marketplace feature kung saan maglalagay ng produkto dito ang isang supplier. Inilahad pa ni Santiago na mayroong mechanisms na gagawin ang pamahalaan para ang produkto na ilalagay dito ay maganda, maayos at kapaki-pakinabang. Inilahad pa ng PSDBM official na tatrabahuin nila ang papasok na produkto sa e-marketplace na maayos at mapakikinabangan ng mga opisina ng gobyerno. Ang e-marketplace na naglalayong alisin ang mahaba at nakakapagod na procurement process na nagdulot ng pagkaantala sa paghatid ng mga produkto at serbisyo ng gobyerno ay nagre-require pa rin sa mga supplier na sumunod sa mga tinukoy na legal, technical at financial requirements upang maisama ang kanilang mga inaalok na produkto sa system. Una nang inanunsyo ng Department of Budget and Management na pangungunahan ng PSDBM ang isang e-marketplace sa ilalim ng PhilJEPS para sa government procurement ng motor vehicles. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Presiling Katarong, SMNI News.